Sa pumili ng Chepo Card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao. I feel na kung sino man ito guys, hindi pa rin siya tumitigil sa paggawa ng masama. At saka na-sense ko na kung sino man ito, illusionist pa rin siya or siya yung tao na nagsisinungaling sa social media. I feel na pati na rin sa mga kakilala niya. Kung sino man ito, I kinda like feel na nagkukuluhan siya sa pag-ibig. Maybe this person used to be your friend, your lover. Basta close ka sa kanya. At I really feel na natagpuan niya yung true love sa'yo at saka mananatili na lang yun na memory. So, ibig sabihin nun, baka hiwalay na kayo from this person. At I kinda like feel na yung iba sa kanila ay single at naiiyak pa rin sila whenever they remember you, whenever they remember how much you care for them. Kasi I kinda like feel na naghanap siguro sila ng tao na kagaya mo, pero wala silang mahanap. Na-feel ko talaga yung loneliness. Na na-sense ko na parang nakakaiyak yung energy. Okay, so marami tayong cards. Lagay ko na lang muna to dito. Para mapagkasya natin. So, i-clarify natin yung cards to gain more information. Oops. Nagpakita tuloy yung ibang cards natin. Dahil sa dumulas kanina nung nagsashuffle ako. I feel na kung sino man siya, mamalasin siya with the cards sa kanyang connection. I kinda like feel na wala siyang matalik na kaibigan or talaga yung true friend or even true love na matatawag natin. Kasi I kinda like feel na you used to care for them but you don't care about them anymore. I feel na kung sino man ito guys, kahamin siya sa material na bagay or sa pera. So maybe they could have used you with regards sa money. And I kinda like feel maybe, you know, nawalan ka na ng gana to provide sa mga luho niya. I feel na nainis ka pa rin sa kanya kasi naalala mo na ginamit ka lang niya sa pera and that's it. Okay, I feel na for some of you, hindi niya kayo tinuring na magulang. Parang tinuring lang kayo na bangko. Okay, naging spoiled is what I feel. So remember to take which resonates and if a doesn't kasi maraming storya dito. So anyway, ito yung card mo. So as I told you na mamimiss ka niya kasi naramdaman niya yung pagmamahal sa'yo. At I feel na naiyak pa rin siya sa tuwing naaalala niya yung inyong pagsasama. And I kinda like feel here na siguro minamanifest yan na maging kayo uli or whatsoever. Pero parang isang panaginip na lang yun unless he or she change. I feel na you still care for this person pero hinihintay mo lang siya ng magbagong buhay. Kasi yung tanging ayaw mo sa kanya is manggagamit siya. Siguro, you know, yung nangyari dito is sa trauma ka. Kasi siguro kung friend mo siya, magdedemand yan ng kung ano-ano. So, na-trauma ka na dahil doon. So, we have this bonded and this one, I kinda like feel here na nung time na binetray ka niya, wala siya sa kanyang tamang pag-iisip. Siguro ito yung tao na hindi niya nakita yung value ng mga tao, nakadepende sa ibibigay, yung mga ganun bang bagay. Kaya patuloy ka niyang maalala kasi I kinda like feel here na tinuturuan siya ng Panginoon kung paano magpahalaga sa mga tao. Hindi lang sa nabibigay nila with regards sa yaman.
kasi itong taong na ito, na-spoiled siya. At saka yung malungkot ako dito kasi kung sakali man bata siya, baka lumaki siya na gold digger or spoiled brat. So, hindi maganda yun. Okay, so if ever you were, hindi ko yung nagpalaki ng ganito sa taong ito, siguro kayo ito yung ginawa sa kanya ng kanyang magulang na, you know, in-spoiled siya. Kaya, you know, in-expect niya yung mga tao, ganito rin yung gagawin sa kanya. I feel na, itong taon na to, pag maghanap siya ng jowa, hanapin niya is yung mayaman, yung maraming mabibigay sa kanya. Which is not really good. Kasi kaya ka nagpakita sa kanyang buhay, kasi pinapakita ko sa kanya kung ano yung mas valuable at hindi yung yaman, kundi yung pagmamahal, as you can see here. Next that we have is this one. So, to be honest with you, sa kanyang mga relasyon, I feel here na may iyak siya at nagiging single. Kasi could be, their person is realizing na itong taon na to ay gold digger. So, there's always third party situation. Kaya lagi nawawala yung relationship. As you can see here, at I kind of like feel na kaya rin ito nangyari sa kanyang connection kasi pumipili siya ng tao na mayayaman. Okay, hindi pa rin siya natuto sa kanyang lesson wherein, you know, dapat piliin niyang tao ay mabuting tao. Kaya paulit-ulit, yung nangyayari sa kanyang love life or pwede rin to sa kanyang mga friends, pinipili niya lagi yung mayayaman. Baka siya ay social climber, you know, pero hindi siya pinapansin kasi, yun nga, meron siyang tendency na mag-demand. Okay, sa kanyang mga friends, sa ka-close niya, or pwede rin sa kanyang lover. So, yun nga, may game memory na lang yung inyong connection at hindi siya makamove on, pero ikaw nakamove on. Yun yung isa sa kanyang karma. Kasi nga nagpakita ka ng pagmamahal. As you can see, you could be expressive too. I kind of like feel na magaling ka, to be honest. And I feel na naiyak talaga siya kayo. So, inaalala niya yung pagmamahal mo. So, anyway, clarify lang natin ito kasi walang clarifier doon. Okay, kind of like feel na madalas siya talaga malasin sa pag-ibig. Parang bang walang katapusan na kamalasan. Anyway, lesson that we have is this one. So, I kind of like feel sa kanyang mga connections, honestly, may mga away. Siguro pinaposta sa social media, everything is okay. But this has always been a lie. Kasi kung may connection man siya, lagi may away doon. Away bati situation. At nalalagay siya sa sitwasyon wherein yung kanyang tao ay manipulative. Kasi syempre, tinatarget niya mayayaman. Syempre, magdadaman ng malaki yung mga mayayaman na yun. Diba? So, yun ang nangyayari na may mga away. Okay? So, siguro ito yung ginawa niya bago ginamit kayo sa pera. So, malas din siya with regards sa money. Kasi I kind of like feel it here. Natakaw-nakaw siya. Baka siya yung tipong tao na materialistic. Kaya napapansin ng mga tao na mayaman siya. Ganon din yung mga magnanakaw. Kaya siya ay nananakawan. I kind of like feel here na yung isa pang dapat niya matutunan is definitely kung paano maging simple at hindi maging materialistic, okay? Kasi I kind of like feel yung kanyang vibe ay may pagka-social climber siya, honestly. So, yung mga taong ganyan, syempre, kapag nakikita mo sila sa labas, mukhang yayamanin, di ba? So, di malayo na baka pagsamantalahan sila na magnanakaw. So, next thing that we have is this one. So, as I told you nga, hindi sila makamove on sa inyo. Parte yan ng kanilang karma, to be honest. Kasi maybe yung tipong karelasyon mo sila or close pa kayo, talagang makasarili sila at wala silang pakialam sa'yo. Saka na lang nila hahanapin kapag sila ay nangangailangan. Hindi nila pinahalagahan yung value mo. Kaya yung mangyari is hindi din sila makamove on sa'yo. Honestly, kahit makita pa sila ng maganda or gwapo. Okay, kasi I kind of like feel here na marami kang tinuro sa kanila. Maybe you're somebody na talaga in-uplift mo yung kanilang
confidence, honestly, at hindi lang yun, baka nakikayat ka rin sa kanila na maging malapit sila sa Panginoon. Pero sad to say, dahil nga makasarili sila at ayaw nila magbagong buhay, you know, patuloy yung ganitong kamalasan sa kanilang buhay. So we have the gift, I'm sorry, kebo here, which means gift, okay? So, to be honest with you, ito yung nangyayari na gusto nila lagi na binibigyan sila ng regalo ng kanilang karelasyon, kamag-anak, and so forth. Masyado sila naging demanding. Syempre, darating din ang time na mapapagod din yung mga tao pag ganito yung pag-uugali ng kung sino man yung natanong mo sa akin. So, yung wish ko lang na sana magbago na tong town na to. Kasi yun nga, paulit-ulit yung nangyari sa kanyang buhay. At saka, I kind of like feel here na dapat hindi niya tingnan yung mga tao based sa kanilang status or pera. Kasi yun yung actually na pinakilalang mo sa tao ito, yung kahalagahan ng ugali. Okay? So, anyway. So, na-sense ko rin na yung mga tao na nakasalamuhan nila is mga matataray, mga masusungit, or pwede rin matapobre, okay? And I feel na naiiyak siya kasi, to be honest with you, he or she really needs to strive para actually makita siya ng mga tao in a good way with regards sa reputation or sa career. So we have this one in either way. So ibig sabihin lang nun, gusto niya mag-move on sa'yo pero hindi siya maka-move on. We also have this one here. So I kind of like feel na hindi siya making favorite, honestly speaking. Lagi may third party situation sa kanyang connection, as you can see here. Okay, and we also have just do it. And we have this one. I feel here with the beauty, kasi meron tayong beauty card dito. Baka ito yung tao na masyado nag-e-effort sa kanyang kagandahan. And I kind of like feel na mag-aalala siya. Kasi kung sa oras na mawala yung kanyang kagandahan or kagapuhan, you know, mawalan siya ng influence, honestly. Okay, and let's say, I feel na mag-e-effort siya na mag-e-effort, to be honest with you, just to be known or just to be, you know, be the apple of the eye. Pero I feel na whether they like it or not, you know, parang talagang mawawala ng gana sa kanya yung mga tao. So, we have this one. So, this person will have an imbalanced life. So, you also have the abuse in reverse. And we have the fight in reverse. I kind of like feel here na yung nangyari noong past, hindi na niya yun magagawa na abusuhin niya yung kabutihan ng mga tao. Kasi napupunta na siya sa mga tao na, you know, yung mga tao na mataas o mapagmataas, okay? I feel na naiyak siya kasi hindi siya magkapag-fight. Baby, with regards to you, naging demanding siya kasi mabuti kang tao, diba? Hindi na niya magawa yun. Hindi na niya magawa mag-demand. Kasi siguro, I kind of like feel here na meron sigurong tao magsasabi sa kanya na magkagamit siya, to be honest. At wala siyang karapatan na ganito ganyan. Kasi nang, first of all, marami na siya nakuha. Parang ganun ba na vibe? May tao na salbahe na ganun yung gagawin sa kanya. So, anyway, let's see what else do we have here. I feel like this person will secretly have a drastic life. To be honest with you, hindi niya yan ipapakita sa social media. Kasi ipapakita niya everything is okay. Ito nga yung mangyayari na yung kanyang person sa kanyang buhay can be boss, can be yung karelasyon. Talaga yung war freak sa kanyang buhay. At hindi na siya makakapag-fight. Nawalan siya ng karapatan, yun yung nonsense ko. I'm sensing na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa, okay? Kasi we also got just do it here. Kasi kailangan niya talaga magbago, guys. Kaya kanya hindi makalimutan. Kasi gusto sanang, you know, sabihin sa kanya ng Panginoon na dapat ganito yung kanyang pag-uugali, you know. I feel here on some point, you have shown the values na dapat ay meron siya.
Honestly, di mo naman sa finors na magbago, pero by your values, by the way that you think and so on, I really feel na yun nga, kaya kanya naalala kasi dapat i-apply niya yun. Kasi kung hindi, kaya paulit-ulit. So anyway, ito yung kanyang karma. So kung sino man na magiging partner niya, itong partner niya ay sinungaling, as you can see. At saka, I kind of like feel here na kung makakaroon nga siya ng partner, iiwan siya ng kanyang lover kasi as I told you, itong taon na to ay sinungaling. Okay? Baka pinangakuan siya pero nga iiwan naman siya. I feel na maiyak siya kasi ngayon nga nagkaroon ng broken. Can be broken family, honestly, broken relationship. Okay, at ay masakla pa hindi stable with regards sa money. At saka remember na siya ay nagsisinungaling sa social media. And whether this person like it or not, maraming mga taong makakaalam kung ano yung nangyayari sa kanyang buhay. And we also have this one here and strength. So, I kinda like feel na kung sino man yung kanyang naging boss or karelasyon, iniisip niya kasi na ito ay blessing ng Panginoon. Pero sad to say, you know, isa pala to sa tao na kukontrol sa kanya. As you can see. At I feel na, yeah, this person will definitely have a hard life. I feel here na naiiyak ako sa kanyang karma, honestly speaking. So, kung naawa kayo, I will just suggest to pray for this person. Okay? At pwede naman din siguro kayo maging friends, honestly. Pero, it's really up to you. But, if ever you ask of me, to be honest, na-sense ko kasing energy, ang hirap. Naiiyak ka pag nakita mo siya sa reality. Okay, so, kung sakaling man may nagawa siya masama sa inyo, please, patawarin niyo siya. At ipag-pray niyo siya na sana, you know, magbago na siya. Kasi kung hindi siya magpapago pa ulit-ulit ito sa kanyang buhay. Okay, and kung bumalik man itong tao na to, tanggapin nyo na lang siya as a friend kasi napansin ko na, you know, siguro sa huli niyang karma na kontrolin siya ng taong ito. Okay, mahirap yun. Siguro magkakaroon siya ng abusive connection at saka siguro kailangan niya talaga ng friend na nadamayan siya or will be there for him or her. So, be there for this person. You know, this person needs a hug in the future kung hindi pa niya ito nararanasan. Pero, huwag niyo naman i-push yung sarili mo na, you know, bibisitay mo and so on. I kinda like feel what you need to do here is let God do the trick for you. Okay, kasi si God alam niya yung timing kung kailan mo dapat damayan itong tao na to. Okay, kasi kung walang signal si God, baka hindi maging maganda yung kalabasan. Okay, so anyway, that's it guys, and God bless all of you.